Welcome mga kapaglaom sa first Sabbath of the month of December. Now, have you been considering what presents to give to your loved ones before this year ends? And mga kapaglaom, what are some helpful tips to remember in choosing your presents? Okay, good morning mga kapaglaom. Learn some essential tips with us in choosing safe gifts not only for this season but for all times hereon. Let's pray Pilipinas live in Cebu. Good morning and happy Sabbath once again mga kapaglaom sa rinlain ng mga nahimutangan no from Luzon, Visayas and Mindanao and even internationally sa ato ang mga live viewers there sa Facebook, sa YouTube and everywhere sa kalibutan. So we lift our heartfelt gratitude to God for keeping us safe all throughout this week, isn't it? Happy Holy Sabbath Day once again mga kapaglaom and it's another blessed Sabbath to celebrate with God. Yes, and magandang umaga sa lahat, Luzon, Visayas, and Mindanao. Another 6 days' work is done, another Sabbath is begun. An entire day set aside by God for us to join the atmosphere of heaven in worship. And what a blessing it is to serve Him through this prayer ministry, kauban ninyong tanan, mga hinigugma namong mga kapaglaom. Okay. Isang napakagandang umaga para sa ating pong lahat ngayon, purihin po natin ang Diyos. Og ato pasalamatan. Amo gayod ang ako kalipay nga kamo, amo kanunay nga makauban nining atong programa sa pag-ampo og sa dili pa kita mopadayon sa unahan ato sa iduko atong mga ulo alang sa pag-ampo. Let us pray. Father God in heaven, we come to you this moment. We pray that your presence be upon us as we have our Let's Pray Pilipinas this morning. Program, help us to be alert enough in giving important information concerning the things that we need day by day. Bless each one of us, especially our viewers, as they continue to witness this Let's Pray Pilipinas program. Thank you, O God, for your promise that you'll grant our request because we pray in Jesus' name. Amen. 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 Thank you, Pastor, for that prayer. And mga kapaglaong, good morning once again, Luzon, Visayas, and Mindanao. We are now live on Channel 37 via GSAT. And of course, on Local TV 25 here on local antenna in Cebu City. And live po kita mga kapaglaong sa atong Facebook page, Let's Pray Pilipinas. So mamahimo na ninyong i-share din ha sa inyo ang mga timelines ang ato ang broadcast karon no aron na daghan pud ang mapanalanginan og daghan pud ang makauban nato sa mga pag-ampo and so pwede na ninyo sugdan og pagpadala ang inyohang mga prayer requests ug duna magani mo imong mga praise reports din ha mamahimo pud ninyo nang ipadala sa amo ha dunay mga numero nga nagawas din ha sa ato ang mga TV screens kung kamo smart subscriber 0929344-1777 o galing Globe ang inyohang mga SIM cards 0916-557-4777 o ayaw mo kalimot sa pagbutang sa inyohang mga pangalan kinsa inyohang ganahan ipaampo unsa ang inyong ganahan ipaampo o unsa baka ha inyong mga pag-ampo ng mga natubag din ha karong si Mana or sa mga nilabay ng mga adlaw no aron ato po nang makabahin din hi and so pwede po mo comment din hi sa ato ang broadcast via Facebook Live sa inyong mga prayer requests o mga praise reports kapag laom mine yes sustugid na mga kapag laom and also, ayaw gid mo pagka duha-duha sa pagpadala sa inyong mga prayer requests. Right now, we are always open here
alang sa inyong mga pag-ampo. And it is always our joy, mga kapaglaom, to share with you how faithful God has been not only in listening to our petitions, but in answering our prayers according to His divine will. So dugay na, ato na ginoon na pamatunan mga kapaglaom, that the Lord is always there willing to hear our pleas, and is always there willing to answer our prayers to inspire our hearts with God's wonderful workings. Now let us give the time to kapaglaom Lily Don Hulo alang sa to ang mga praise reports. Happy, happy Sabbath, mga kapaglaom. And today we have another batch of praise reports. To start off, ika ni D.D.L. Silva of Malalag, Davao del Sur. Katong November 24, 2021, nagpatabang siya ampo para sa iyang anak na si Jigs for his complete healing. He is still in Bigos Doctor Hospital due to abdominal illness. And then, pagka December 1, 2021, nagpasalamat siya for your prayers. Your son, Jigs, is now healed and is back to work. Next is from Nanay Consing of Camarines Sur. Katong November 5, 2021, nagpalihog siya ampo na unta safe ang iyang operation. Kuhaon ang gamay nga unod nga nitubo sa iyang mata, and nagpa-pray po siya for doctor siya nga mag-opera. And then pagka December 2, 2021, nagpasalamat siya sa Ginoo kay nahuman ang iyang operasyon sa iyang mata og safe and naayo na siya. Next is from Nicole Prieto of Parañaque City. Katong November 9, 2021, nagpatabang sila ampo para sa Civil Engineering Board exam katong November 14 to 15. And then pagka November 28, 2021, nagpasalamat siya sa inyong mga pag-ampo. God is great kay nakapasa sila sa ilang board exam. Praise God. Next is from Mrs. Annabel Banquero of Negros Occidental. Katong November 8, 2021, i-request siya to include in your prayer her son, Avel John Banquero, and all their CPAC classmates who will take the civil engineering exam on November 14 to 15, nga unta makapasa silang tanan. And pagka November 26, 2021, praise God and dako ang ilang pagpasalamat sa inyong padayon nga ampo kay nakapasar ang iyang anak nga si Avel John Banquero sa iyang board exam. Next is from Lilian of Titay Simbanga, Sibugay. Katong December 1, 2021, iyang prayer concern is about work promotion, and nagpasalamat siya for Lian and Sohas for the promotion at work. And today mga kapaglaom, nagpasalamat pud si Elaine Planas Curay og iyang family sa inyong mga tabang pag-ampo tungod successful ang iyang spine surgery. Improving na siya, and since yesterday kay under therapy na siya, and makabarog na siya, and maka lakaw-lakaw gamay. Let us continually pray for her complete recovery, mga kapaglaom. Thank you so much for sending your prayer requests and also your praise reports, mga kapaglaom. This has been your kapaglaom Lily Dawn Hulo of Hope Channel Cebu, reminding everyone that whatever we shall ask in prayer, if we only believe, we shall surely receive. See you next time for more answered prayers. Yes, praise the Lord. Ni ana nga praise reports kapaglaom Lily Don Hulo. Thank you so much sa imong mga gipadala og sa atong mga kapaglaom din ha nga nagatuo gayud sa gahom sa atong mga Ginoo. And it is always because of your great faith nganong inyo ha kanang angkon ang mga desires sa inyong kasing-kasing, and og nganong inyo nasaksihan ang dako nga milagro nga nabuhat sa Ginoo sa inyong mga kamot. It is because of your prayers, faith in prayers rather. So right now mga kapaglaom, atong pagasugdan kapaglaom Renan and kapaglaom Pastor Narciso ang ato ang prayer request kay adunay tay ubay-ubay nga mga kapaglaom nga nagpadala sa ilaha nga mga prayer request rather, no. So kapaglaom Pastor and kapaglaom Renan, let's pray for our kapaglaom here from 5571. Doon na siya
problema, wala niya ma-specify if unsa na, but we know that the Lord knows kung unsa na, and right now, naa siya sa state nga, wala siya kabaloog unsa iyahang buhaton, and I think he's naa siya sa punto na mo give up na, Pastor, but at least mo give up pa, wala pa siya ni give up, there's still hope, no? So, alang sa iyang mga anak o sa iyahang pamilya, still nag-hold on siya, which is, naagihapon siya, paglaom nga iyahang ginahangyo, mga kapaglaom, Pastor, nga unta, matabangan siya na to sa pag-ampo, aron siya makabaton og kusog o kaligon, aron maimuha iyahan nga malutasan nga maonga pagsulay. Yes. And also, let's pray for kapaglaom Cyril Kate, nga naas iyahang balatian sab karon. Iyahang nawong kapaglaom rin na, nagahubag, kapaglaom, Pastor, and for biopsy kini, so ginakuhaan, I think nag-undergo na ang biopsy. So let's pray for the result, mga kapaglaom, sa iyahang biopsy. And also, let's pray for kapaglaom Rowena Abilio, nga madali raunta kuno ang ilahang paglarga. And I don't know if asapod sila, unta mahimo nga, maybe pang-abroad na ni sila for work, manimpalad in taon, Pastor. So dili man ato malikayon, mangitaagid taog, mas better good nga pamaagi aron nga ato masustinaran ang ato ang pamilya, no? So ato silang iampo nga unta dito, ginaandaman sila sa Ginoo gyud og maayo nga mga kamot nga ilang amo nga mahimo nga atiman nila pag maayo, abi-abi sab nila. Also let's pray for our kapaglaom from 2756 nga may mong maayo na unta siya sa iyahang balatian, sab. Also, let's pray for the nephrology nurse exam sa itong kapaglaom from 0806. Karong Sunday, ugma, kapaglaom rinan. So, itong iampu ang kaalam sa Ginoo, mga kapaglaom. Then, lastly, let's pray for WMSU CAT na exam nila ni Justin, nila ni Julian, og ni unta karon December 11. So ato silang iampo silang duha, no, og mahimo sab nga makapasar sila, of course, and og niini nga kind of profession mahimo sila nga dako nga matabang usab ngadto sa pagpalambo sa gospel, pagpahibalo sa ni Jesus Christ ngadto sa uban. So kapag laom renan, may I ask you to pray alang sa tong first batch of prayer requests. Yeah, so gako pong gihangyo ang ato ang mga kapaglaom to join us in prayer. Let us pray. Our Heavenly Father, Lord, you are worthy of praise, and we thank you, dear Heavenly Father, for another Sabbath, for allowing us to use the media platform for us to pray for one another despite of our distance, dear Lord. We ask that you cleanse us so we are worthy to come up to your throne of grace and lift up kining mga prayers, Ginoo, nga gipadala sa amo ang mga kapaglaom. And Ginoo, ako ang pagasubdan ang gikan sa among usa ka kapaglaom nga sa karong taknaa siya nag problema sa iyahang mga challenges, unsa man gani ni iyahang giagian Ginoo, ikaw na sayod og daghang mga butang nga nagbother kaniya karon, Ginoo, wala siya ka nasayod kung unsa iyahang buhaton, busa nagadangop siya dinha kanimo, Ginoo. Kaya usas sa iyahang mga nahuna-huna ang pag-give up. But Ginoo, akong gihangyo nga imo siyang bisitahon karon, ipabati kaniya, Ginoo, ang imuhang gugma o giyahay siya, Ginoo, kung unsa mangani ang imuhang ganahan ipabuhat niya. Nga unta, malamdagan siya, Ginoo, sa imuhang mga pagbuot, sa iyahang kinabuhi, nga makita niya kung unsa nga dalan ang imuhang gusto para kaniya. Ginoo, ako pong gi-appeal sa pag-ampo si Cyril Kate Lanoza. Dunay hubag sa iyang pikas nga naong, Ginoo, og dunay biopsy nga pagahimuon sa kaning sample nga nakuha ni ana nga hubag. Lord, akong gi-ampo that it may not just be something serious, dear Lord. Kung unsa magani imuhang pagbuot ni ini, hinaot nga imuha kining i enlighten kang Cyril o sa mga doctors, nurses baka haron, mga naa sa laboratory nga giyahan nimo sila nga masakto ang pag-diagnose ni ining biopsy. Lord, ako pong giapi sa pag-ampo ang usa namo kapaglaom, si kapaglaom Rowena Abelio. Siya nagahandom nga makatabang sa iyang pamilya, and right now, dear Lord,
She is processing her papers and she's asking, dear Lord, that you will allow her to go abroad and probably get that job from their agency. Matawag na ang iyang pangalan, Ginoo, o makalarga na siya. Lord, akong giapit po sa pag-ampo nga unta ayuhon nimo kining usana mo kakapaglaom si Sender 2756 Ginoo. Do na siya mga gibati sa iyang panglawas and nanghangyo siya kanimo nga ayuhon na nimo siya. Hinaot mabisitahan nimo siya karong adlaw ipapahulay, ikapa siya Ginoo sa imuhang mga balaang kamot o ayuha siya Ginoo. Ako pong giapil sa pag-ampo ang mga mutake sa ilahang nephrology exam ugma Ginoo. Akong gihangyo nga tagaan nimo sila og wisdom, knowledge Ginoo nga gikan dinha kanimo nga sila maging successful sa pagtake sa ilahang exams nga makatubag sila sa mga answers Ginoo. Nga unta kung maging successful man sila sa kining exam nga magbalik sila dinha kanimo aron sa pagdaig. And I also pray, dear Lord, that in their chosen field mamahimo nimo silang missionaries Ginoo og maka sibya po sila sa mga maayong balita pinaagi sa ilahang pagka-nurse. Lord, duna si Justin Mark Guzman og si Julian agpawa, doon na po sila ay iga-take nga exam dito sa WIMSO karong December 11. And I pray, dear Lord, that you'd also give them the same success in their exams. Grant them also knowledge and wisdom nga makapasar po sila ni ining exam, dear Lord. And kinitanan nga amo ang gi-lift up ng mga prayers Ginoo, wala gyud misarang mabuhat ni ini. And among gipasalamatan nga do nami privilege, dear Lord, to call upon your name aron na imong matubag kini nga mga pag-ampo. And among gipasalamatan once again that you will hear and answer these prayers. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Thank you so much, Kapaglaom Renan, for that powerful prayer, no? Now let's continue reading sa tuwang second batch of prayer requests. Yes, so mga kapaglaom, ubay-ubay pa po ang ato ang mga prayer request nga gipadala dinhi. So I hope nga naglista po muni ini aron matabangan po nato sila sa pag-ampo dili lamang dinhi sa ato ang studio but sa inyong mga personal nga mga pag-ampo. So akong pagasugdan ang pag-ampo nato para kang Micah Marie Tabada de Luna nga unta manormal na iyang platelets sa kaha ni iyang gibati karon no pastor and yes. Kapaglaom mine yes. So ato kanang iampo and ato pong iapil sa pag-ampo sila ni Kapaglaom Vanjie Adil for healing and recovery do na po ni siya mga gipamati sa iyang lawas og apil po si Pastor Nimrod Saramusing nga do na po yung mga challenges sa iyang health karon yes. So apong iampo ang iyang healing og ang iyang recovery. Now, doon na pwede pa dalang prayer requests si or si Sender 9498. And doon na siya mga higala, baka ni Kapaglaom Mine. Ang ato silang iampo nga unta makabalik na sila sa pag-alagad. And this is such a thoughtful prayer as well. No? Thank you, Aning Kapaglaom, that we have to pray for our friends, family, bakaha, o kinsa man kaha na atong ma-encounter, nga paminaw nato murag na luya sa pag-alagad. And they need really our prayer. So ato silang iapil sa pag-ampo. Yes. Gika ni Kapaglaom, or Sender 3584, hangyo niya nga unta, matagaan po siya kaayuhan sa iyang mga balatian, o doon na po siya mga financial needs nga unta mahatag kini sa Ginoo para kaniya and nga unta makapadayon pud sila sa ilahang pag suporta pinaagi sa pagtan-aw sa atong mga programa dinhi sa Hope Channel and dungag pud tay pag-ampo para sa anak sa usa ka inahan Kapaglaom Mine o Kapaglaom Pastor si Kapaglaom Ivy dunay mga challenges sa iyang amo duna dito siya nagtrabaho sa gawas no and murag na traumatized siya tungod sa mga panghitabo Kapaglaom Mine. I think dili lang pud na si Kapaglaom Ivy no? Naagid na pastor sa ato ang mga OFW kasagaran it's a great challenge like you are
apart sa imong family and naapagyud ka ana nga kind of problem na dili ka ginatreat og tarong ginamaltrato ka and sakit ka ayo palandong labi na kita makadungog ta atong pa-pamilya ingon ana. So I believe atong atong gining masabtan ang sa kagibati sa kainahan, Pastor. Sa kapaglaom renan gawan. Yeah, so ato kanang iaping sa pag-ampo and lastly dinhi sa ato ang prayer list no si kapaglaom Micaela Rose, Dante o si Monica Racasa, apil si Jaxie Gavilo atong iapil sa pag-ampo nga doon naman sila yung mga challenges sa ilahang pamilya unta nga madaog ni nila pinaagi sa gahom sa Ginoo. Yes. And so at this time mga kapaglaom akong gihangyo si kapaglaom mine to please lead us in prayer. Okay, mag-ampo ta mga kapaglaom. Our most gracious kind Heavenly Father, Lord, kami nagaduol diha kanimo kay wala gayud kami arang mahimo sa amo ang kaugalingon, Amahan. And we'd like to surrender ourselves to you, dear Lord. Kini nga mga butanga dili kaya sa amo ang pagkatawhanon nga mga gahom. Wala kami igo nga gahom o kusog sa pagbuhat niini kundi ikaw lamang. And it is very comforting, Lord, knowing that you are there, knowing that even before we ask, ikaw nagahatag na namo og usa ka imo na kining ginadungog daan, Amahan, og imo na kaninga ginatagaan og pamaagi daan. And you have given us, Lord, sa mga Bible verses, Father God, that even before we ask, ikaw nagahanay na nining tanan. Thank you, Lord, for that. And thank you that you are always there sa mga kapaglaom sa dula. Wala gyud kami lain nga panguhaan, Amahan, og paglaom kundi li ikaw lamang. Thank you, Lord, for loving us. And because of that great love, right now, kini amo ang igatugyan kanimo ang amo ang mga panginahanglan and even ang amo ang mga kapaglaom. Lord, I pray nga ikaw magauban sab kanunay sa amo ang kapaglaom si Micah nga naakaroon sa balatian tungod sa iyahang ubos nga platelets, dear Lord. Father God, ikaw ang owner sa iyahang body and ikaw sab nakahimo sa pag-sustain niini. I pray nga imuhang pagadugangan ang iyahang platelets until ma-achieve ang normal nga count niini and makahimo sab sa pag-continue sa pagbuhat sa buluhaton niining kalibutan na and imo siyang mas magamit pa, Amahan, sa imuhang buluhaton. Also, Lord, I pray for kapaglaom Vanji Adele og ni Pastor Nimrod alang sa lahang fast healing and recovery. Right now, Lord, I know that you're the only one nga makarestore sa ilahang health. I know that you're the only one, Father God, nga makahatag kanila og mga advices and through the words, I pray, and even touch the words of the mouth of those people nga nasa ilahang palibot to give them advices, Father, unsay angayan nila buhaton, unsay angayan nga pagkakaunon, aron nga ilahang nga mas ma-restore, Amahan, ang strength nga ilahang na batnan kani adto before sila nagkasakit and ilaha kining sanaha sila mo adto, Amahan, ilang isang yaw kung giunsa nimo sila sa pag-ayo. Also, Lord, I pray for kapaglaom Giselle Mego og ni Yam Yam nga right now someone nakakita sa ilahang kaluyahon. And thank you for touching the heart of this someone nga nagasend sa mga prayer request nga nakita niya ang mong longing, ay imuhang longing sa mga souls nining mga kapaglaom namo, Amahan, nga nakalayo diha kanimo. And Lord, we pray that you will draw them closer to you. You will send them someone nga mag-lead nila pabalik sa imuhang mga tiilan. And I pray, Father God in heaven, na sa imuhang pagbalik, silang tanan sa mahimong makauban na mo, Amahan, o makapuyo diha sa gingharian sa langit, kaya mong kitagana, alang ka na mo. Also, Lord, we pray for healing and financial problems sa mga kapaglaom from 3584 tungod sa iyang balatian. Father God, wala niya ginikip-specify, but we know that you know it, Father God. Visit her right now. Please, Lord, provide them sa ilang mga need. And I know ikaw nag-provide, nag-sustain nila before. And you are that same God nga mag-sustain sa nila until this very moment. Also, Lord, we pray sa among kapaglaom nga na akaroon sa gawas o sa kalonging sa mga nga anak nga mahimong maayo ang kahimtang sa iyang anak dito. Nanimpala din taon alang sa pag-supply sa mga paginahanglan sa iyang family.
And dili lalim ang mao nga naagianin. It's very traumatic, dear Father. Please touch the heart, Lord, sa iha nga amo nga mahimong i-treat siya sa sakto nga pamaagi. And I pray, Father God, that you will be with her, give her strength, and give her, Lord, the right mind to decide on sa angayon buhaton, if mo padayon ba siya, or if imuha ba kining pamaagi or ma-redirect ang iha nga life, napakay-napakay ginaandam pa nga mas more pa niini. And also, Lord, I pray for kapaglaom Mikayla, kapaglaom Monica, o kapaglaom Jaxie, alang sila nga family problem. It is Satan's work, dear Father God, to destroy the family, kay kinimoy, o sa ka-foundation sa society. And I pray, Father, that you will be with them, you will strengthen them in faith, help them, Father, to give more time to meditate your words, nga aron sila mas malig-on paamahan, aron dili sila mahimong nga madaog nini nga pagsulay, and they will try their very best, dear Lord, aron nga ilang mas strengthen ang foundation sa ilang nga family. Be with them, dear Lord, and thank you so much sa assurance that you will be with them, and you will hear and answer our petitions, dear Lord, for you are a great God, for you love us, and this we all ask in the name of Jesus. Amen. Amen. Daghang salamat kapag laumain for that prayer. Yes, and Lord, of course, Pastor. maraming salamat po. Yes, Pastor, maraming salamat din po. Magandang panalangin po ang ating napakinggan. Okay. So kapag laong mga kapag laong and kapag laong pastor and kapag laong mine, no, it's the first Sabbath of December ni subod. Yes. Na gyud ang kaning sa mga kadaghanan gitawag nila nga season of giving. Yes. And so kapag laong mine, what do we have to talk about sa karong episode? Okay. So last month mga kapag laong, we've been talking about something nga angayan na to pasalamatan. Mm-hmm. And very ironic, no, nagpasalamat tadaan na wala pa ang regalo, Pastor. Tama. So before that, mga kapaglaom, would like to welcome the ay ni kapaglaom Narciso. Yeah. Pastor. Yeah, yeah. Narciso, he's with us, mga kapaglaom, in mao ni puli ni kapaglaom Pastor Pagunsan. Right now I pray nga naasa maayong kahimutangan si Pastor Pagunsan san. And Pastor Narciso will be with us, he will be discussing with us, mga kapaglaom, so please be with us. And right now ang title sa to nga topic is entitled Safe Gift Giving. Kapag laong Rinan and kapag laong Pastor, naabod ay gift nga atong ihatag sa toong mga kapag laong nga or mga kaigsoonan nga dili safety. So, this month, since new naman, bago naman nga month, another series na po. So, we'll be talking this month about gift giving, mga kapag laong, in line with maong theme ay this month ay kayo sa ka-safe toys and gift months dahil kapag laom Pastor and kapag laom Renan. That's okay. Why ang atuang topic will be talking about safe gift giving. So karon excuse me, since it's a holiday season, mga kapag laom, no, and it's fast approaching, kitang tanan naga nahunaan na sa excited kita, Pastor, sa exchange of gifts, kay mo gibayad na sa mga bata sab na gihapon na, no, nga excited kaayo sa unsay madawat nga gifts gikan sa mga mama, and even makaremember ko sa una butang daw ka o Pastor og sak sa imuha nga door kay butangan daw na ni Santa Claus og gift. So isn't it exciting, mga kapag laom? But atong pag-discussan karon, kung kita ikaw sa ka-gift giver, you have to consider a few things. Dapat na ka-i-consider nga few things aron nga mahimo nga ma-direct nimo heavenward ang maong nga naka-receive niya na nga gift. But before that, kapag laom Rinan, can you share to us our quote of the day? Di ay? So mga kapag laom, ato ang quote of the day, makita nato sa Adventist Home. Nung mabasa din ha sa page 479, and then nagaingon siya, let the presence you shall make be of that order which will shed beams of light upon the pathway to heaven. Amen. No? Napakagandang palaala sa bawat isa sa atin. Yes. Mga kapaglao, mga kapatid, mga kapamilya, kaya tayo po ay maswerte ngayon sapagkat mayroon pong mga regalo na tayo po ay makakatanggap ngayon. And yes, we hope na yung regalo na yan ay talaga makapagbigay sa atin ng inspirasyon, lalo't higit makilala natin ang tunay na
mga Kristiyano dito po sa Sanlibutan. Marami pong salamat, Kapaglaong Mine. Amen. So, a few background, yes, di Kapaglaong Pastor and Kapaglaong Renan with our Safe Toys and Gifts Month. Nahimo ni siya nga kanang na-implement nga maong i-celebrate sa kadaghanan. Kay since sa mga kabataan, di ba, Pastor, kita malove magin nilang maka-receive ang mga toys. So, with that toys, kita in mind, kay if natin makita nga toy, ato dahil silang palitan, kay kini muraganahan ni si Kuan-ani, kini enana sa table list sa ayaha. But, natay dapat i-consider, kay naada ay some toys nga dili day safe alang sila. Labi na, correct. Number one, ang lead paint nga naani, ana. Yes. So, kailangan i-check. Check the label, mommies. So, inana, ato nang i-check mga kapaglaom. Aron nga, atong mga kabataan, dili lamang sila ma-enjoy ni ana, kundi ilahasab ng maghatag kanila og maayo nga panlawas usab. So, there are a few things as what I have mentioned a while ago mga kapaglaom na ansahan mo na to sa pag-buy og safe gifts daay kapaglaom pastor. So, okay. Do you have something in mind? Okay, nais ko pong i-share sa inyo na dapat maging maingat po tayo kapaglaom mind sa pag-bili po ng ating po mga regalo. Because what you have said a while ago, na dapat ay nakita natin kung ano ang mayroon sa regalo na yan. Pero sasabihin ko na rin sa inyo na mayroong mga safe talaga na mga regalo na pwede nating ibigay sa mga kabataan. Mm-hmm. And of course, ito po ang responsibilidad po natin as believers na dapat talaga alam na alam natin ang binibigay natin na mga regalo para hindi po makapagbigay ng distraction o di kaya karahasan sa ating pong binibigyan. At alam natin siguro ang ating pong gawain patungkol po dito, Kapaglaman. Yes, Pastor, that's right. No, and one thing mga kapaglaom, isa is kapaglaman and prayerfully consider your gift. So mga kapaglaom na to din haanga nagapaminaw, have you been considering prayerfully sa inyong hanga gift? Like, before ni mo nagihatag, example, manita-manita, manito-manita, na namigid na, oh, this someone, nakuy, muni ako ang manito niya, kinibaka ha, kanang useful ba ka ni sa iyaha, heavenward, like makalid ba ka ni sa iyaha nga mas mulambo pa ang iyahang relasyon diha sa Ginoo. So that's one thing atong i-consider mga kapaglaom. And before buying something, we have to pray for it. Nganuman, because that's the Bible says, and everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known unto God, and the peace of God which passes all understanding shall keep your hearts and minds through Jesus Christ. Mm-hmm. So sa tanan ng mga panginahanglan na to, atong mga request, all our request, ato nang ipahibalo sa Ginoo. Though, mura siya og binata kayo, Pastor, no? Very childish. Nga mura, mangayo ko ani, Lord. Ganahan ko ani, Lord. Ihatag ni na ko, Lord. No, ang Bible nagahatag gina to, nag-advise gina to, that pangayoon gina nato ang guidance sa Ginoo. Kaya what if that something imong gihatag sa iya, ha, will destroy that spirituality sa kana nga ato ang nga kapaglaom nga maka-receive bisag sa bata pa lang mas maayo pastor sa bata pa lang pastor no yes. Matrain na gyud siya so kanang like imo nang i-instill sa iyang mind nga even if this is just a toy this is useful sa imong spiritual growth right. So again kapaglaom Renan naba kay something na ma-share about this yes, first and point on top of that nganong ato mong gina siyang pag-ampuan and we have to ask God for guidance kay mga kapaglaom ang ato ang Ginoo he minds very little things, minute things, true. Mga intentions nato, thoughts nato, ang atuang mga actions, no? Remember? So if he is mindful of those things, angay natong itugyan pud kaniya ang kaninga mga decisions. Kung unsa kaniba ang pagpalit nako ani nga klase gift, ang kaninga nahuna-hunaan nako nga gift. Appropriate ba kini para kaniya, makatabang ba kini kaniya, magamit ba kani kaniya, no? Basin di ipod ang ako ang pagpalit ni ini nga gift, dili pod ni sincere or true. Palit-palit lang, di ba? So it will just be put in vain if dili siya guided sa Ginoo. Yes, because in our human kaning thoughts and ato ang mga intentions, it may be derailed. Ma-misplace niya ang ato ang intention in giving that gift. Yes, so, that's why we have to seek for God's wisdom even when we are kanang considering giving gifts for others. Yes, thank you so much, Kapaglaom Renan. Pastor. Okay.
Ito ay hindi ko makakalimutan ito. Ito ay masobra pa sa toys na regalo or gifts. In a biblical perspective, na ito ay napaka-importante sa bawat isa, sa bawat mananampalataya, lalo na sa atin po, na tayo po ay nakakaalam patungkol po dito. The Bible says in John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Whosoever believeth in Him should not perish. This is the best gift so far. So, kapag laong mind, dapat mailagay po yan, maikintal po sa ating pag-iisip, sa ating puso, na talaga ang ating Panginoon ay nabayubay sa cross, alang-alang po sa ating kaligtasan. True. Kaya yan ang pinaka-the best na gift para po sa akin. And since you've been talking about that, Pastor, na-receive na to ang maungadako nga grace, Pastor, no? Ang maungadako nga revelation sa Ginoo sa iyang plan for us because sa iyang dako nga love sad alang sa tua. And why not sharing that love sad nga tong na-receive towards others? And by sharing, dapat we have to share something na for eternity. Something that is safe siya spiritually alang sa itong mga kapaglaom. Next mga kapaglaom, before we'll end the first point is I will be reading sad sa Signs of the Times. Sa imong giingon kapaglaom rin na nothing that in any way concerns our peace is too small for Him to notice. Tanan nga itong mga gipanginahanglan, tanan nga ito ang nakita na sa ginuodaan. Kay in Council Sub of the Church, we are to seek God for wisdom for He knows better than short-sighted mortals. Kita gamayar ka itong panlantaw. Ang ginuodako kaayo wide kay yung spectrum kapag laom rinan. Nakita na niyang tanan. Yes. So now, next is carefully consider your presence. So ato na ning na-mention ganiha. And you have to dig deeper ni Ani. So we should make our gifts such as will prove a real benefit to the receiver. So muna siya dapat na ay dako nga benepisyo sa iya ha. Kini ba nga gifts, makahatag ba sa iya ha nga mo-grow siya. And then, will this develop the recipient's mental abilities? Kana muna atong i-consider nga mga questions. Will this encourage healthy social growth? Kana bang di ba na makapapilaw niya kapag laumrenan? For example, we'll be giving cell phone. Dili ba kini maghatag sa iya ha? O kanang magbilar na lang hinuon kay masig kay pastor sa Facebook, masig kay pastor sa Instagram, sigig dula og ML. So that's one thing na atong i-consider. Yes, Pastor, tama, we'll be saying something. Kapag laong maino, kining gadget, no? Kung dili ta kabalo mo gamit ni ini, kung hindi po tayo marunong gumamit, naku, malaking kalbaryo po ito sa buhay ng isang mananampalataya. Yes, kaya kaunting ingat po tayo dito sapagkat hindi po natin alam ang mangyayari. Pero alam po natin, kapag sobra po ang paggamit nito, nako, napakadelikado po. Yes, kapag laong mind and so in everything, dapat naagi moderation, Pastor. Correct. So something like kanang, for the parents, when you are choosing gifts alang sa mga toys atong mga kids, at first, ang mommy, you have to inspect sa mga toys before purchasing. Before nyo mapaliton, inspect good na siya, na ba ni guba, na ba ni ani. And make sure the toy is age-appropriate sad, and then spread the word kung kini maayo ni siya. Maayo din ni siya nga gift. So, another mom, imong i-share nga money nga gift, why not ato sa ning hatagan ang atong isa sa atong mga anak ani. And so, if napuntay kaila nga atong may nga useful kani siya nga gift nga gihatag sa ako, mahatag pud ko ani. Murag ma-encourage pud ka kapag laam rin na, no? Third is gift. Keep the glory of God in view as you consider your gifts. Kanang well-giving, Pastor. Kapag lumrenan, I know naa kay something ma-share about this. Go. So akong basahon kining very common nga verse sa Bible mga kapaglaom, no, nga naa sa 1 Corinthians 10:31. So whether you eat or drink or whatever you do, do it all for the glory of God. So dili nato kalimtan nga kini bang paghatag nato sa kining gift naka-glorify baka kini sa Ginoo o kining makadawat ni ini mamahimo ba pud niyang mag-glorify ang Ginoo pinaagi ani nga gift nga gihatag nato kaniya. So dili siya simple as we thought gift giving is, no, nga mamunit ratag na nga ready na nakapack na din ha. So, or like, kini kay afford kay nako ni, pwede nako ni paliton para ani nga someone. Yes. So dili lang. Yes. So kinahanglan nato siyang una-unaon nga naka daig bata sa Ginoo pinaagi ana nga gift nga gihatag nato sa usa ka tawo. Yes, tinuod gyud. We consider nga kanabitaw like after receiving ka ani nga someone,
kanang magpasalamat ka siya sa Ginoo instead of thanking me more, di ba? Murag dapat untay nga nga, thank you Lord, kay imuhang gitouch kini nga someone to give me this thing karon nga akong gikinahanglan. Imuning gina pahibalo sa iyaha nga muni akong mas ginid gyud karon. And isa gyud ang nakapinakanin sa pinakanindot nga gift, no? Di gyud na ko mahikalimtan, the Bible, Pastor. First nga akong na-receive nga pinakanindot nga gift, and I received that from my mom. And grabe kanindot sa feeling, Pastor, nga bisag ka ng Bible lang siya, the words lang na din ha, pero puno kaayo siya o mga encouragements, no? And to wrap up, mga kapaglaam, let us seek to faithfully represent Christ on the coming festival days by imitating His example as He went about doing good. Ang Ginoo nagbuhat sa ingon nga kita, iyang nakita ang atong panginahanglan, and so we have to also foresee sa kikinahanglan sa ato ang isig katao, something nga dili makadestroy sa iyaha spiritually. But will lead him or that person for eternity. Okay, so yes, kapaglaom rin. So, daghan kay tag nakatunan, mga kapaglaom, about safe gift giving, and that I hope nga dili nato kalimtan nga above all kinahanglan gyud nato pangayoon sa Ginoo ang giya. Yes. Aron maka-decide ta og pagmaayo atong nakatunan kung nganong importante nga magtawag ta sa Ginoo alang sa atong mga decisions in giving that gift. And that hopefully, and we pray nga dili nato kalimtan that our greatest gift nga gipadala sa atoa is ang Ginoo. Amen. Si Jesus Christ. So while we ponder upon that thought that Jesus came here as a gift from our Father God nga aron para mas salbar tang tanan, atong pamalandunan ang usa ka music video nga gihatag sa atong usa ka kapaglaom. His eye is on the sparrow, and I know He watches me. Jesus.
sabi pa ako unya. For I know He watches me. Welcome back to Let's Pray Pilipinas, mga kapaglaom. Again, this is a place where you don't have to pray alone. Once again, pinakanindot kaayo nga palandungon ang maong nga mensahe sa Alawiton that even the sa on the sparrow, the eyes of the Lord is on that. No, bisan pa man sa unsa kagamay ang sparrow, mga kapaglaom, ang Ginoo nakita gayud niya ang mga panginahanglan. And right now, for sure, the Lord iyasab nakita ang panginahanglan sa itong mga kapaglaom. Right now, we will be reading again sa ito ang third batch of prayer requests. So, atong i-pray si kapaglaom, gikan sa 7802, ipa-pray na to ang iyahang problema, matag-adlaw, kanang matag-adlaw nga problema kapaglaom, pastor. Dili jud na ito na malikayan, lain-lain ang problema. Again, let's pray also for our kapaglaom from 5705, alang sa iyahang malabot nga exam and evaluation sub sa renewal sa iyahang work karong Sunday, ugma, puhon. So, atong i-pray kini. And matabangan siya o makabaton siya maayo usab nga panghuna-huna. And usab mahimong ma-renew siya next year o dili pud siya mahimong nga ma-reassign sa lain nga lugar. Mm-hmm. Also, let's pray for our kapaglaom from 0101, total healing alang sa iyang cataract and diabetes, mga kapaglaom. Let's also pray for kapaglaom conception alang sa iyang laboratory tests nga ginaran aron sa iyang creatinine, blood pressure and diabetic, and also unta mahimo sa nga normal lang ang iyang hemoglobin. So let's pray for that. Then also let's pray for kapaglaom Forrester Bert lang sa iyang healing. So Ginoo nay bahala ang sa imong nga kinabati, and for sure he's able to heal you, mga kapaglaom. Lastly, let's pray for kapaglaom Rosamond Arbado alang sa iyang health usab, na compromise ang maong nga health and current iyang pag-ampo, pastor, iyang okay. Hangyo nga dili lang unta siya mahimo nga ma CT scan or ma-undergo og endoscopy. But if ever the Lord will allow it nga mahimong ma CT scan and endoscopy, unta the result will be okay lang, and dili mas ina nakakritical, the Lord will give this kapaglaom pamaagi unsa-unsab, and especially sa financial na aspect, pastor. Okay. Can we pray, pastor, for okay. our third batch of prayer requests? Tayo po ay manalangin. Dakila at mapagpala po naming Diyos na ang tahanan ay sa mga langit, patuloy po ang aming pasasalamat sa inyo, dakilang Diyos, sa umagang ito sapagkat aming pong nadama ang inyo pong presensya. At salamat din sa inyo pong patuloy na pagabay sa amin, lalo't higit ang presensya ng Banal na Espiritu na siya ang nagbigay sa amin inspirasyon sa umaga pong ito. Dakilang Diyos, kami po ay naniniwala na meron pong kapangyarihan ang aming pong mga dalangin. Kaya ito isa sa mga armas po namin bilang mga mananampalataya sa inyo na amin po itong gawin sa tuwi-tuwi na. Kami po ay naniniwala na kayo po ay handang sumagot sa amin pong panalangin. Kaya sa umaga pong ito, dakilang Diyos, unang-una amin pong dinadalangin ang amin pong isang kapatid na nagpadala po dito. Ang kanyang numero ay 7802. Nang hiling niya ay magkakaroon ng kahusayan o di kaya mawalan ng mga problema sa araw-araw. Alam po namin na hindi po maging madali dito po sa makasalanan sa libutan. Subalit nandyan po kayo. Kaya ito po isa sa mga dahilan na kami po ay lumalapit sa inyo at humihingi ng inyo pong tulong na sa kapatid po namin ang kanyang pong kahilingan ay magkakaroon ng lunas, lalo na sa araw-araw na problema. Ingatan siya, dakilang Diyos, sa kanyang pamumuhay. Ganun din, bigyan siya ng kalakasan at maging positibo po lamang na mag-respond sa inyo pong panawagan. Kaya kami po ay lumalapit sa inyo sa umaga pong ito. At ganun din, amin ding dinadalangin ang amin pong sender sa umagang ito, 5705, na siya po ay magkakaroon ng
examination or evaluation at saka renewal sa kanyang trabaho sa darating na linggo. Alam po namin na kayo po ang pinakadakilang Diyos na dapat magbigay sa amin ng tamang solusyon sa aming pong mga kahilingan. Kaya po, nilalapit po namin ito ang aming pong kapatid sapagkat sa punto pong ito, kailangan niya ang inyo pong tulong at kami ay naniniwala din sa inyo pong positibong kasagutan sa kanya pong kahilingan. At ganun din, dakilang Diyos sa aming pong isang kapatid din, 0101, na meron po siyang sakit o karamdaman sa kanyang sarili. At ang kahilingan po namin sa umagang ito ay magkakaroon ng total healing sa kanyang katarata at ganun din sa kanyang diabetes. O Diyos, amin po inaasahan sa oras pong ito na inyo pong dinggin ang amin pong mga kahilingan sapagkat nangangailangan po ng tulong itong aming mga kapatid na nagpapadala ng kanilang prayer request. Ganon din, dakilang Diyos, amin ding nilalapit sa inyo si Sister Conception na mayroon po siyang laboratory na gagawin na sana ang dalangin po namin ay bumaba ang creatinine at ang kanyang blood pressure at ganon din ang isa pang sakit, yung diabetes. O Diyos, inyo po siyang tulungan na sana ang mga gamot na kanya pong ititake ay magkakaroon ng sapat na lunas sa kanya pong karamdaman. Pero kami po ay naniniwala sa inyo pong kapangyarihan sa umaga pong ito, dakilang Diyos. Kaya huwag na huwag mong kaligtaan ang aming pong special na request sa umaga pong ito. At ganun din amin pong dinadala ang aming isang kapatid, si Brother Bert Bulilian o Bulilan, na ang magandang kalusugan ay inyo ring ipagkaloob sa kanya, dakilang Diyos, sapagkat kailangan niya na maranasan yan para makapaglingkod ng maayos sa inyo itong mga panahong ito. Alam po namin na ang marami pong mga sakit ang naranasan at mararanasan pa, pero kami po'y naniniwala sa inyo pong kakayahan sa umaga pong ito. Kaya kami po'y nagkakaisa na amin pong itinatalaga ang kanilang mga sarili sa inyo. At yung panghuli, ang isa po naming kapatid, si Rosamond Arbado, na sana hindi na magkaroon ng CT scan sa kanyang pong sakit. Kayo po ang nakakaalam po nito. Kaya dakilang Diyos, maraming salamat sa inyo pong pagkalinga o pagsagot sa aming pong dalangin. At ganun din sa inyo pong kapangyarihan. Ito po ay aming pinasasalamatan sa pangalan ni Jesus naming pong tagapagligtas. Amen. Amen. Thank you so much, Kapaglaang Pastor, for that powerful prayer. Kapaglaang Renan, can we continue reading alang sa to ang last batch of prayer requests? Yes, we just have a few more. Dinhi, nagpaampo usa ka inahan para sa iyang anak nga unta mo daghan pa iyang birthday. Birthday niya karon, nag happy birthday. Wala na specify kung kinsa. Yes. Good health ang ato ang iampo para kaniya. And ato pong iampo si Kapaglaom Mila Balunto kay nag mild stroke siya mga Kapaglaom, and I hope wala lang mga complications. I-appeal po nato sa pag-ampo si Kapaglaom Jim Villaret nga magka-recover na po siya sa iyahang balatian. And of course si Kapaglaom Honey Apple Likwanan Andig, doon na siya ay Guillain-Barre syndrome. If I'm not mistaken, this has something to do with the immune system and it attacks the nerves. And naa siya sa ICU being observed. Nga hinaot kita nga mag-perform og miracle ang Ginoo para kaniya nga maayo lang siya, no? And na mild stroke would si Kapaglaom Rudy Rain. Let's pray for healing and recovery para kaniya. So, akong i-request once again si Pastor to give us a short prayer. Okay. Tayo po ay muling manalangin. Dakilang Diyos, muli po kaming nagpapasalamat sa umaga pong ito. Unang-una, amin pong dinadala sa inyo si Brother Sammy Rivas na siya po ay naoperahan na. Tulungan mo siya na gumaling na sa kanyang operasyon at bumalik sa dati niyang sigla. At ganun din sa umagang ito, aming dinadalangin si isang kapatid po namin na nagkaroon ng birthday.
Sana o Diyos, inyo siyang bigyan ng malakas na pangangatawan at marami pang kaarawan ang darating sa kanyang buhay. At ganun din si Sister Mila Balonto na nagkaroon ng mild stroke. O Diyos, tulungan siya, bisitahan ninyo siya sapagkat alam po namin na mayroon po kayong kakayahan na pagalingin ang anumang uri ng sakit na dumarating sa inyo pong mga anak, kagaya kay Sister Mila. At sa umagang ito, amin ding dinadalangin si Brother Jim Villaret na kailangan niya ang fast recovery sa kanyang kalusugan. Alam po namin, O Diyos, na kayo po ay napaka buting doktor sa buong sanlibutan. Tulungan po siya. At ganun din si Sister Honey Apple Lokwanan na nagkaroon din ng hindi po magandang ng magandang kalusugan, subalit kami po ay naniniwala at nananawagan sa inyo na ito po ay special po namin na kahilingan, alang-alang po sa kanyang kagalingan sa magandang kalusugan. Dakilang Diyos, inasahan po namin na ikaw din ay tutulong kay Brother Rudy Rin na ang mabilis na recovery sa kanyang sakit ay kanyang pong matatanggap. Yes. Salamat po sa inyong pong biyaya. Salamat po sa inyong kapangyarihan. At salamat din sa panahon ito na inyong pong inilaan sa bawat isa na kami ay humingi ng inyong pong tulong ng lahat naming mga prayer request ay inyong pong sasagutin. Yes. Salamat po ng marami sa pagtugon sa aming pong dalangin sa umagang ito. Sa pangalan ni Jesus naming pong tagapagligtas. Amen. Amen. Thank you so much, Kapaglaong Pastor. And again, thank you so much, Sab, sa itong mga Kapaglaong who has been with us throughout this 1 hour na pagsibiyan na to sa itong programa, who has been praying with us, Usab, no? And we pray nga dako o katabang ang maong ato ang topic karon. Well, you are contemplating for something to buy alang sa inyatang nga gift sa inyong mga mahal sa kinabuhi. So it is right to bestow upon one another tokens of love and remembrance if we do it not in this forget God our best friend. Yes, and mga Kapaglaong, let's be reminded that we should make our gifts such as will prove a real benefit to the receiver. At sa panghuli, mga kapatid, and above all, let the presence we shall make be of that order which will shed beams of light upon the pathway to heaven. Yes, that's true, mga Kapaglaom. Di na to nahikalimtan. And once again, this is a reminder, mga Kapaglaom, let us prayerfully consider our gifts. So to end this has been your Kapaglaom Mind of Hope Channel Cebu, reminding you that the Lord is good, He is a stronghold in the day of trouble, and He knows them that trust in Him. Yes, so mga Kapaglaom, let's also remember to carefully consider our presents. This has been your Kapaglaom Renan, inviting you to cast your burden on the Lord, and He will sustain you. He will never suffer the righteous to be moved. And let us keep the glory of God in view as we consider the gifts to give. This is Kapaglaom Pastor Narciso saying, let's pray without ceasing. Kami ang inyong mga kaabag sa pag-ampo dinhilang sa Let's Pray Pilipinas, where you don't have to pray alone.